So ayan mga kalinga, welcome back again sa YouTube channel at Just Nagero Vlogs. So yun, for today's video is another day, it's another paglingap naman po mga kalingap. At ngayon nga po pala is meron tayong isang bisitahin ulit. Kung saan yun po ay si John Lloyd po. So si John Lloyd po ay naghahawak ng ating camera ngayon. Yan. Hi po. Hi po. Yung hi mo pang ano lang yung kakilala mo lang na ano yung may nililigawan ka na. Tapos hi po. Yeah. So, ay po ate. So, ay po ate. So, yun na nga po. Siyempre, matagal-tagal na din since nung kita kami. At ito na naman yung next month, no? Na tulad ng pinangako natin sa kanya. So, mamaya. At meron tayong mga inandang katanungan para sa kanya. Para, di ba? The more question na masasagot niya is the more na meron tayong malalaman tungkol sa kanya. So, handa ka na ba bro? Handa ka na ba, tol? Handa ka na? Oo, oh, bro. Parang question and answer na naman to. Pero ready na. Ready na. Basta, ready na. Basta enjoy na natin itong gabi. Biro ba kang lumabas ng gabi? Biro ba lumabas ng gabi? Biro lumabas ng gabi? So, ayan. Sasawa din nakakalam. Birthday ng mama niya. Last Sunday. Tama ba? Oh. Saturday. Saturday. So, ayan. Nagbanding po kami ni John Lloyd. Kami magkasama dun sa dagat. So wala akong vlog doon, wala akong videos kasi nga off-cam banding yun na muna yun. So pumunta din tayo doon sa kanila, binisita natin yung mama ni Jet Lloyd, syempre para patiin ng happy birthday. So ulit, happy birthday kay Nay, ano nga, limot ko na yung pangalan ni mama mo. Nanay kasi yung tawag mo. Ayun, Nanay Marilo. Ay, Marilo, yan. Happy birthday po at nandito po ulit ang inyong anak at tumaharap sa aking camera. Pambira. So handa ka naman sa mga katanungan na yung kailangan sagutin. Yeah. Ah, sige brada. Mahat seat ka dito. So mga katanungan. Siyempre, bago lahat, kumusta muna ang isang John Lloyd ngayon? Okay naman. At masaya yung ano, bakasyon, nagkaroon ng ano sa Holy Week at nakabanding din kita baga bro. Wala naman din ibang kasama, di ba? Oo, tayo lang. Oo. At sobrang saya ko na at nagpunta ka rin sa birthday ni mama kahit na pansit lang yung niluto ko. At sana is magtuloy-tuloy pa yung ano, kakaibigan natin. And kumusta ako? Ito, malusog pa rin. Di, iwas talaga ngayon ako sa mga... Sa chicks, ano. Ay. Uy! Iwas, eh, babae na umiwas eh. Yeah. Hindi, wala pa yun sa isip ko. Oy! Focus muna sa goal. Mabait pala ito, mabait. Mabait. Nagkakram na nga sa ano eh, nagkakram na sa mga gawain. Oo, tapos so, sasabay pa yun, no? Oo, hirap kasi nga, magsabay. Kasi, sakit talaga sa ulo yan eh. Parang tamang-tama. So, para naman tayo walang alam mo na yun, yung diba, yung Semana Santa, yung nagligo-ligo, yung wala bang kasamang maligo lang ganun. Kaya masakit sa mata eh. Sakit na sa mata. Tapos yung flashlight po. So yan, may pinipray ako dito na katanungan sa'yo para at least bukod sa interview ko last time sa'yo, eh meron pang malaman yung mga viewers tungkol sa isang John Lloyd kung saan isa natin beneficiary. So sabi dito, sabi dito, imagine you are 10 years older. What advice would you give to your present self on the day you live in that day? Thank you for wonderful question, Jack. Yeah. Paulit niya yung umpisa. Imagine mo, ngayong time na ito, 10 taong ka pa lang. Tapos, itong ngayong time na ito na, ilan taong na? 19. 19 ka na, imagine mo, ano yung may advice mo sa sarili mo nung 10 taon ka pa lang? Halimbawa, nakakap mo yung sarili mo na 10 taon pa lang. Tapos, di ba, ikaw 19 na ngayon. Ano yung may advice mo sa kanya? Ang may advice ko lang nung 10 taon na bata pa ako is huwag madali ng buhay. Huwag maging masyadong maseryoso. Kasi yung pagkakamali ko talaga eh, masyado ako naging focus sa ano, pansarili upang ano. Minsan, di ko na naisip yung sarili ko.
hirap na hirap na yung katawan ko minsan, isip yung ano, yung pressure. Wag sana kapag kung may pagkakataon siya, enjoy niya yung buhay. Bang ano, kabataan pa. Yan lang. Enjoy lang yung kabataan. Ba't ano bang ginawa mo na sa putout ka? Puro bahay, is school, trabaho. Nakabay talaga bata dito. Malang ano. Bahay, school lang, no? Tapos maghanap rin siya ng ano, kaibigan sa nang ano. Yung talagang papalagan siya. Ako nung 10 taon ako, ako anong ginawa ko nung pero limot na ako. Pero matuto na ako nung mag-isa kasi yung mama ko nun, papa ko, malayo talaga sa akin, nandun ako sa lola ko. So, minsan ako yung naglalaban ng mga damit ko. Ako yung naasahan nila pag wala sila, nagsasaing ako, nag-iinit ang tubig. Tapos nakanasan ko nga nun, bro, 10 years old ako nun. Alam mo yung bulang lang na gabi? Ayaw. Yung sinabawa na gabi? Oo, nakaanin. Pinag-isipan ko, paano kaya niluluto nila yun? Kasi nag-isip ako nun, ano kaya yung pinakamadaling maluluto? Ano kaya yung... So yun, nag-isip ako nun, sabi ko, ano kaya yung pinakamadaling maluluto na nakikita ko kay na mama? So, ang palagi ulam namin kasi doon, bulang lang. Yung ano bulang lang, yung sinabawan lang? Ay, hindi. Yung gabi na pinulupot at sinabawan? Ay, oo. Yun yung natandaan ko. Paano kaya niluluto? Gawa ko kasi gusto ko na si mama pagdating niya, gusto ko na kumbaga matuwa sa akin, nag-init ako ng tubig, saing na ako. Alam, ang gatong namin nun yung alam, yung pinutol na yung palapa, ay, yung palapa. Ay, oo, palapa. Yung binalatan, na iyak ako ng iyak pero di naman nakakaiyak kasi mausok. Okay. Na-experience ko yan, bro. Sakit sa mata, ihip na ako. Talagang hindi ko mapaliyab kasi diba, mahirap naman talagang paliyabin yun kasi palapa nga yun. Buti kung merong ano malamang kahoy na malingas na tuyo, baya kahit bao. So yun, nagluto ako noon, nakaluto na ako kanin ng kapagluto na ako, ay nakapag ano na ako, nakapag-init na ako tubig, nalagay ko na sa termos. Tapos, sa buong taon niya, tapos siya luto. Tapos, sabi ko, mulot kaya ako ng bulang lang gabi. Pinutol ko. Pinaikot-ikot ko man nga ako, Mari. Tapos, mukha ko ng ganyan kalaki na sibuyas. Di ba? Just imagine, ang laki-laki ng sibuyas. Ganyan kalaki. Di ba? Iwa ko. Tapos, mukha ko ng bawang. Nga, pinipit ko. Tapos, pinagsama-sama ko, bang, hindi naman ako nilaga. Baga nilagang karni. Kaya ending ng tinikman ko, iba yung lasa. buti bro, hindi Makati. Ay nako, Makati nga eh. Kasi medyo hilaw-hilaw pa. Kasi yung apoy medyo mahina. So yun, pagdating ni mama, tinanong ako si nagluto. Napagalitan ako kasi laki nung sibuyas na ginamit ko. So yun, start no, nagkakala na ako magano. Nagkakala ako na talagang magluto. Kasi passion ko talaga yung pagluluto eh. Kasi yan ako magaling. Yeah. Basta yun pala tayo, bro eh. Oo, okay. yan talaga yung pinaka gusto kong gawin. Alam mo, pinaka first ko na pinangarap is yung maging chef. Nalilano lang ko eh. Kaso, di kaya. Based on the financial status, syempre. Oo, oh, bro. Kasi kapag nag-culinary ka, napakamagastos yan. Pera-pera talaga yan. Kasi lahat ng ide-demon yung pagkain na doon. Kaya sabi ko, nag-isip ako, sabi ko, magninegosyo ako ng restaurant someday. Oh, gabi. Sabi ko, mag-culinary ako. Di ko kaya ng family, pagkain ng financial status ko ngayon. Kaya di ko kaya. Kaya, ang ginawa ko na lang, mag-aakala lang ako sa about sa business, di ba? Tapos saka pa pag-aralan yung sa ano, yung sa culinary kasi madali naman na lang 'yan kapag marunong ka mag-handle ng negosyo. Kumbaga ako yung nag-handle ng negosyo, tapos may mga tauhan ako na kung saan nag-graduate sa culinary, yung mga nag-chef, magluto. Ako magpapaturo sa kanila. So sabi ko, no need na ma-hassle yung buhay ko dahil lang sa hindi ko natupad yung ganito kanya. Gagawa ko ng paraan, siyempre para matupad ko yun yung ganung pangarap. So, hindi ako nag-focus sa pagkukulinaryo, sa pagluluto. Pero nag-focus naman ako sa kung paano maghawak ng negosyo. So, yun. Sana. Yun talaga yung gusto ko. Kaya pinag-aaralan ko yun. Diba talaga ang mag-isip ang isang Justin, ha? Diba? Kaya, doon ko talaga, doon ko
pinokus yung ano ko. Kasi sabi ko, something, kapag nakalanding kita, kapag nagka-restaurant ako, siguro kukulitin ko yung mga chef ko. Paano yan? Yeah. Kasi, paano mo patatakbang isang negosyo na wala kang alam? Oh bro, diba? Tama. Kaya kailangan matuto ka kung paano yung proseso. Yan. Kung paano mo i-handle. Yan. Halimbawa may computer shop ka, tapos di ka magkano mag-computer. O diba? Wala din. So, dapat kapag nagkaroon tayo ng negosyo like restaurant, marunong ka din magluto. Oh bro. So, napadami pang... Hindi yung puro kain lang, oh, diba bro? Hindi yung puro kain lang, puro mando lang. Kasi wala kang alam eh. Sabi nga ng chef mo, ano pang alam mo dyan? O diba? Kaya kailangan, as a businessman, as a manager, kapag nag-manager ka man, dapat may alam ka sa pagluto, sa recipe, yan, sa recipe. So yung parang naging yung mga tinatanong ko sa'yo, parang nabalik sa akin. Oh, bro. Sana lang yan, insights lang para sa mga kabataan na nanonood yan. Kailangan, stay positive lang, hindi man tayo mabigyan ng pagkakataon sa ganitong landas. At least nabigyan tayo ng pagkakataon sa ibang daan na kung saan kukunikta mo lang bro. Kukunikta mo lang, naitinda mo ba? Oh bro, yung... Kumbaga, hindi ka man dun sa landas na napunta, at least napunta ka sa landas na ito, and someday, kukunikta mo lang, matutupad mo din yun eh. Parang magtatagpo rin yung dalawang daan eh. Magtatagpo din yung landas na yun. Oh bro. Kasi makunong ko lang mag-isip, ito lang talaga ang kailangan natin. That's a mindset na meron ka. Hindi po, hindi ka nakapagkalawa, hindi ka nakapasok sa nursing, kaya napunta ka sa pag-e-edok. O, di ba? Yung ibang... Kung baga, mawalan ka na ng pag-asa sa nursing. Kung isipin, kapag nakapagtapos ka ng edok, saka may exam baga tinatawag yun. Oo, bro. Pwede kang mag-nursing or pwede kang... Ano, yung kung saan-saan. Or yung mag-sundalo. Kasi may ganun na exam na kung saan pwede mo pa din tahakin yung landas na kahit iba yung pinag-aralan. Yeah. So, back to you, guys. Back to you, John Lloyd. Yung ano, kwento mo, bro. So, insight lang yun. Para siyempre, at least, alam ng mga viewers natin kung ano ba yung ano natin, kinakarap na pagsubok. Kasi sa mundong ito talaga, kung di ka mag-iisip, kung di ka palaging positive, wala. Yung iba nga, bro, yung di lang makakuha yung gustong course, parang tinatamad na mag-aaral. Tinatamad na mag-aaral. Yung ibang ano nga eh, hindi nabibigyan ng chance ba sa ibang ano. So, ito pa, mayroon pa tayong tanong. Another question for you, John Lloyd. What are your biggest goals and dreams? Ano daw yung pinaka... alam mo na yan. Biggest goal ko sa buhay is maging financial stable. And biggest dreams ko is maging masaya at ano. Saklayan ko ang parents ko sa mga paghihirap niya. Yun lang yan. Hindi ko naman inaat na sobrang yaman yung ba. Ang ano ko lang is yung mabili ko yung kailangan ng parents ko. Di ba bro? Yung sabi nga nila, yung sasabi nila is money is everything. Hindi yun ano bro. Money is everything. Depende yun sa gumagamit. Kasi nga bro, kapag ano bro, yung minsan bro, yung pag nagkakasakit ka bro, o yung pamilya mo bro, ang sakit bro sa ano bro, yung hindi mo madadala sa hospital kasi wala kang pera bro. Masakit yung ipon, di mo papabunot agad at wala rin pong pera. Gusto ko yung maging safe din sila at makikita ko talaga na wala silang yung mas madali silang matulungan bro, yung kahit yung ibang tao bro na nakasakit at yung madali silang matutulungan ng ibang doktor kasi nga may pambayad ka bro. Tapos yung ko talaga is yung parang pangarap lang ito eh. Parang imposible bro eh. Yung pinaka parang chance ito. Ang pinaka biggest dream ko talaga is maging masaya, mabuhay ng masaya. Kasi nga bro, marami bro ng tao bro na sigasig, magtrabaho, inubos lang yung oras sa pagkatrabaho, tapos uuwi, sisweldo, mauubos, tapos tabaw na naman. Nalilimutan na nila bro yung sarili nila, yung worth ba nila. Oo, worth ng buhay. Yung value nila kung bakit sila nabubuhay. Minsan, nagpapakaisip sila sa wala. Minsan, nagiging materialistic silang masyado. Pero ang bro, pag tinanong mo bro, masaya ka ba ngayon? Oo. Bro, ang sasabihin nila bro, pero sa loob-loob nila bro,
ang hirap rong sagutin ng kung masaya ka talaga o kung kontento ka ba talaga sa buhay mo. Gusto nga bro na di mo bro nakikita bro ang ano liwanag bro or ano bro sigat sa buhay mo bro. Di mo bro masasagot yan kasi nga bro. Minsan bro may kahit anong bagay na mayroon sa atin kapag wala kang Diyos or wala kang ano wala kang kakontento sa buhay dahil di mo tinatanggap yung pagkatao mo. Parang kulang pa rin bro. Kahit yung hindi sapat bro yung mabili mo lahat, magawa mo lahat, marami kang taong nakapaligid sa iyo bro. Pero as long as na di mo bro nabubo yung sarili mong tiwala sa ano mo or yung sarili mong halaga bro. Yung sarili mong kasiyahan, kulang ka pa rin. Kulang ka pa rin bro. Kaya talaga yung pinakagusto mo, yun ang ano ko bro, maging masaya. Mag-fulfill ko bro yung pagiging ano ko bro. Ma-fulfill ko yung bro sa kung bakit ako buhay bro. Ah, okay. Parang ang gusto mo is, pwede ba yan yung ano, yung purpose mo? Oo bro, yung purpose. Oo, purpose mo sa buhay. So, ano ba yung ano para sa'yo? Ano yung pinagkaiba ng goal sa dreams? Ang goal kasi bro is, comes to targeting bro. Targeting, kumbaga yun yung step by step yun bro eh. Oh, yun yung hinihint mo na matarget mo yung bonsai. Pero ang goal ko kasi is hindi tumitigil bro eh. You're keep going ba ganun? Yung ano ko bro eh, bro, kapag goal setter ka bro, hindi lang ka magpo-focus sa isang goal. Kumbaga, as long as pagpapalapit ka ng papalapit sa goal mo, mas, damihan mo yung goal mo sa buhay, hindi ka mag-stick doon kasi nga may stuck ka doon eh. Or mapuputol doon yung journey mo. Ang dreams bro, yun yung pag na ano bro, bro yung kagustuhan mo bro maging ano bro. Doon ka, doon kung sabihin mo, yun yung magiging comfort zone mo bro. Bawa, my dreams is be a doctor. So, ang mga goals mo, yung mga makapasa sa exam, makaano. Yun yung goals mo, sabi makagraduate. Pero yung dreams mo bro, yung magtatrabaho ka na talaga. Or yung mag ano bro, yun yung dreams mo. Ibig sabihin bro, sa goals ko, yung mga goals ko is maka, ano, graduate, makapag, ano, makapagtrabaho, makapagtayo ng sarili niyo bro. So, makatulungan yung magulang ko. Pero yung dreams ko bro, ang dreams ko is mabuhay talaga ng masaya na stable at makatulong din sa iba bro, ano, gaya mo, nagtutulong is, tinutulungan mo ko, gusto ko rin makatulong sa iba kapag ako naman ang meron. Yun bro yung ano. Napaka gandang mindset. So, sabi nga, isa sa teacher ko nagsabi nun, kapag may pangarap or may dreams ka, huwag mo lang pangarapin. Just do an action to make, para matupad mo yung pangarap mo. Kasi maraming taong pangarap kong maging ganito. Pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Pero at the same time, di naman sila nagpuporsige sa pag-aaral. So, nasan yung actions? Kaya ang pinakamahalaga, set your goal and do your actions. Lagi mong papakita na nagsisikap ka. Lawa, gusto ko mag-ipon. Pero gastos ka ng gastos. So, where's the action? Kaya nga, sabi, kapag nag-set ka na ng goal, yung pangarap mo, huwag mo lang pangarapin. Mag-set ka na din ng, gumawa ka na din ng action. Ano ba yung mas makakabuti sa akin? And isa pa sa natutunan ko dun sa isang teacher ko na yun. Alam mo na yun, sir. Yeah. Alam mo na yun, sir. Sabi niya, in everyday life, kailangan, huwag tayong mag-stick sa kung ano man yung nandun tayo, kung ano man yung meron tayo. Kailangan keep on growing tayo. Kailangan lahat ng gagawin natin sa araw-araw is matututo tayo, mag-grow tayo. Yung hindi tayo gagawa ng mga nonsense na bagay, like for example, makikipag-away tayo. So what's the purpose? Anong nag-grow sa atin nun? O hindi, yung pakipag-away mo, may nakita ka nagmamalimos, nagbigay ka ng konting halaga. O, at least nag-grow ka. At least dun mo na di-develop sa sarili mo na kailangan magbigay. Diba? At syempre, kapag nagbigay ka, bibigay din naman sa'yo ni God yung ano ba, yung kapalit. No? Hindi siya, hindi ka
hindi ka niya pababayaan in terms sa ganito. Sabi nga, kung may ginawa kang mabuti, mabuti din ang balik sa'yo. Pero kapag may ginawa kang masama, mas masama yung babalik sa'yo. Parang yung ano, kapag may ginawa kang piso, mas malaki mawawala sa'yo. Oh, that's true. Totoo yun. Kapag may ginawa ka talaga na masama, alam na, masama din yung mangyayari sa'yo. So, mayroon pa tayo ditong question. So, parang mahirap na mahirap yung question. Ah. Kargado na ba yan, bro? Kargado na? Oh, kaya bro. Pa, kaya pa? Kaya, kaya pa, bro. So, magaling to sumagot si Jan. Alam niyo po ba, mga kaligat? Trend lang. Kapag nag-recite rin, naku, abuti na isang oras. Hindi na ubos ang sasabihin. Minsan nga bro, ikaw na nakakaintindi ng ano kay mindset. Siyempre, nagkakapareho tayo kasi halos na nandun din eh, nakukuha mo din yung nakukuha ko, yung nagigets ko. Experience. So ito, napagana katanungan. Kung gagawa ka ng kabutihan ng libre, ano ito? In English, if you were to do something for free for the rest of your life, what would it be? Ang gagawa ko ng kabutihan? Oo. Lagi naman akong gagawa ng kabutihan. Hindi. Ano niya kasi dito? Ano kasi? Nang libre daw. Nang kung libre, kung meron na ano. Bro, ano ito bro? Araw-araw bro. Nasaan na ako bro? Siguro nasaan sa... Si mga, minsan bro, minsan na luluwati ako pag nakikita ko yung mga homeless. Kasi nga, nasa Bible bag yan bro. Kapag... Ano ka bro, pag tutulong ka rin bro, doon na sa walang makain, sa deserving. Walang mano, kasi nga bro, yung mga tao bro, na ano, kapamily mo, may babalik nila yun eh. Pero yung mga ano bro, yung mga homeless, mga taga, yung mga walang makain talaga bro, yung mga nakikita natin bro dyan. Minsan ka, 10 piso, binibigay. Kasi nga bro, yung ano bro, yung tulong mo sa kanila is maliit man yun sa iyo, malaking bagay na yun sa kanila. Oh. At yun talaga yung bukal sa loob mo at iba yung feelings talaga na magkakaroon ka ng ano, ibang feelings yung kapag nakakatulong ka sa kapwa mo. So, kung sa ano bro, kasi bro, ang tanong dyan, di ba bro, yung kung gagawa ka ng dahil ng kabutihan. If you were to do something for free for the rest of your life, what would it be? Kung ano daw bro, yun? Anong kung totoong ano ka bro, kung totoo kang ano bro, yung ano bro sa kalooban mo bro. Araw-araw bro, gagawa ka bro ng kabutihan bro. Maybe na pag good morning lang bro sa ano mo bro, sa guard, alam mo, sa lagi kong good morning. Maybe na pag good morning lang, pagbigay ng mga na ano, sa ang gamit sa may-ari. Kabutihan na yun bro, kasi nga bro, ang Diyos bro, hindi yan nagbabasa sa kung kano ka lang yung kano ka kalit na kabutihan ang ginagawa mo sa araw-araw. Ang binabasa niya yun bro, yung kalooban mo kung bukal mo sa iyo bro. Kung tumulong ka nga, tapos parang gaantay ka naman ng kapalit bro, wala rin bro yung sa ano sa isa-isip bro, para sa akin is worthless pa. Tapos iba yung tulong na kahit wala ka na, tapos tulong na kusang loob mong binibigay, iba rin yung tulong bro, nag-aantay ka bro ng kapalit. Yun yung ano. So, yung gusto ko maitulong. Nasimulan ko na eh. Yun yung talagang pinaka ano ko na gusto kong itulong yung matulungan yung mga homeless at ano. So, yung mga kikita ko dyan sa daan na natutulog ng walang ano sa yun bro yung gusto ko. So kumbaga, para sa iyo yung worth ng pagtulong is kapag kapag binigay sa iyo ng buo, hindi yung walang hinihintay na kapalit. Walang intention na. Kasi nga kapag ganun yun na may hinihintay na kapalit, ganito tinulungan mo pero mayroon pa lang hinihintay na kapalit. Siyempre, nasaan nga naman yung worth noon? Diba? Wala din yung kay God kasi sa ang sabi ni God, kapag tumulong tayo, ipon natin, ibigay natin ang buo. Huwag tayo maghintay ng anumang kapalit. Kasi sabi niya, siya na daw yung bahala. Siya na daw yung bahalang magbigay. So, yun yung sabi ni God. At for the last question natin dito, may isa pang question dito na napakaganda din. Kapag daw wala tao, about someday,
bigyan ka ng biyaya na kumbaga, you have no limitations in money, resources, time, and networks. Ano daw yung... Wala, mapayagay. Hindi maintindihan. So, ito sabi dito. Hila. Walang ano dito. Yun eh. Sabi ah, sabi dito. What would you do if you cannot fail? If there are no limitations in money, resources, time, or networks? Paso. Ano daw po yung... Kaya ganito na Tagalog ko na lang. Obrat, pupadal po tayoan. Kung binigyan ka ng biyaya ni Lord na you have, mayroon kang a lot of money resources, yung hindi ka na maubusan, may network ka, kumbaga, lahat ng kailangan mo na andyan na sa'yo, ano yung gagawin mo? Parang, siguro, alam mo, kailangan mo ng pera. Ay, alam mo, hindi mo na kailangan ng pera kasi lahat na yung, lahat basta ng kailanganin mo is nasa sa'yo na. Ano yung gagawin mo? Siguro ano, titira lang ko sa ayos na bahay. Hindi naman, ayaw ko ng ano kasi yung mansyo, ganun makagarang. Titira ko sa, ano, anong ayos na ano, yung ayos na tirahan, simpleng, ano, buhay. Tapos yung pera na from ano, baba. Di ba bro, halos ano bro, yung ano dito sa Pilipinas na, sa Pilipinas is apaka ano bro, bro dami problem. So, kung sa business rin, ay sa ano, kung sa business marami akong income, marami akong net worth. But if tumayo tayo ng ano bro, ng negosyo or mag-invest ako sa mga pwedeng makatulong na na resourceful para sa mga tao dito sa Pilipinas eh. Yung mga ano baga bro, yung kalikasan bro, parang ang ano na bro, ang sama na ng lalim. Hindi naman sa masama, marami pa dito kasi green ano tayo. Bro. Nasa ano tayo eh, Twitter, diba? Maganda bro ang ano dito mga bro. Pero minsan bro, hindi na rin naabuso na rin bro eh. Kaya gusto ko mag-plan ng ano, proyekto na magpro-protekta sa ating kalikasan bro at sa ano din makatulong din sa mga mahirap bro at ano bro bibilin ko yung ano bibili ako ng lupa bro tapos papatayin ko ng ano subdivision bro yung malaki bro yung malaki ano, oh tas libre ano bro papatiran ko din bro yung mga ano talaga bro yung mga kapos talaga bro kasi bro minsan ano po, ang buhay po. Minsan, di mo ma-judge yung tao eh kung bakit ganun lang yung tirahan niya, bakit ganun lang siya, ano nabot niya. So, minsan, kala. Minsan tamad bro. Oo, tamad pala. Pero, kaya naghihirap. Oo, pero minsan bro, may mga reason yun kung bakit naging ganun. Nasa society minsan. Minsan, napag ano lang taga, talagang sobrang tama lang taga ng perdaanan nila. Oh. Mga ano bro, minsan may mga kayaan pero talagang na ano lang talaga bro ng ano lang na ano bro ng hindi na ako kumalas ng ano bro na kung tawag dito na ano lang na natalo lang ng hamon ng buhay kaya minsan bro ano kaya minsan bro kahit simpleng ano simpleng tao wag natin i-judge kasi nga bawat tayo may sariling kwento so ayun parang ano papatayin ko sila din para maiwasan na rin yung ano yung mga ibang landas na tahawkin nila isa tapos mga bata bro para magawa ng ano parang fund ba sa mga bata para hindi na rin sila magkaroon na rin sila ng tapat na alaman bro sa mga bagay-bagay sa labas kasi may ano bro ang isa kasi from Benji dito kasi hindi mo masisisi yung ano yung mga kabataan ngayon kung bakit nag-drug marami ngayon ano kasalanan mapusok kasi bro ay kasi bro ang isang binhi bro kapag tinanim mo yan bro sa mabatong lugar bro pero may lupa mabilis yan tumubo bro mapusok yan pero mapababawang ugat ganun din bro sa tao bro
kung lumaki ka bro sa society na kung ano nakikita mo sa environment mo, mapupusok, kung mga ganun ang mga tao, bro. Baka na-adapt din. Ang ma-adapt mo yan, kung mapusok ka, pero maano ka, astig ka sa paningin nila. Pero sa totoong ano bro, sa totoong bro, may bukas bro ang isip. Mababaw ka lang bro ang tao. Di mo nasisik yung tamang kaalaman bro at tamang halaga mo bro. Kaya kung ano, kung tutulong na, tutulong bro ako sa yung pagpalaganap na bro ng ano bro na pa ano bro yung makakatulong talaga sa pang long term bro. Tapos, di ba kung ano din sa, kung magiging ano rin ako bro, di ba kung isipin man natin kahit imposible, kung ako yung taong yun na hindi naubusan ng financial ano bro, di ba magiging sikat ako nun bro. Pwede bro ako maging ano, kung pwede rin bro ako maging manghikayat or maging speaker na mapapakinggan nila para magkaroon din sila ng ano sa buhay bro. Mga idea, idea kung bakit ako ganito, bakit ganito mag-isip. Kasi so at least na ibo-voice out mo na dito po. Na ibo-voice out mo na. Ibo-voice out mo bro yung iba, yung opinion mo or yung ano mo, nalalaman sa pamamagitan bro ng impluensya mo. So, gagamitin ko rin yun. Kasi nga, kung pera lang bro ang papairalin bro, tapos walang ano naman, walang magagawa. Walang magagawa bro, physical lang, kailangan mo rin bro tumulong sa emotion, sa mental, kung ano nila, spiritual. Kumbaga, hindi lang dapat physical yung palakasin, spiritual, mental, emotional, diba? Kasi nga, kung ano, kung sarado talaga mga isip bro, wala nang mangyayari bro. At sobrang yaman mo pa dito sa ano. At ikaw pa pinakamayaman dito kung hindi mo talaga mag-balance yung pagkatakong o ano mo talaga. Kung sarado talaga mga utak bro ng ano bro, ng ma-influensyan mo, di rin worth it. Kahit bigyan mo pa yun ng million. At bigyan mo ng ano, million-million mga tao bro. Bawat tag-iisa, tago 1 million bro. Kung wala silang sapat na kalaman sa ano nila. Wala ba din? So magkakaroon lang yan. Alam mo yung ano, yung Mickey Mouse money. Alam mo yan? Oo bro. Parang yung ano lang bro. Ano bro? Kahit kasi, nipak-impak na pera bro. Tumakas na yung ano ng pera. Lahat ng tao kami yung pera. Ang problema nito, di na maubusan na kumaga di na nila mapahinto yung pagdami ng Mickey Mouse. Yung Mickey Mouse money nga. Kaya nangyari, nagkaroon ng kaguluhan. Mas tumaas yung bilhin. Kasi mayroon ng maraming pera yung aming supply. Pero, kaya binabalansi baga nila yung dami ng supply ng pera at dami din at yung tunay na meron na halaga yung isang ano bansa. Pero hindi kanilingan bro yung ano, yung may malak na mataga bro. Gusto ko lang maging natural. Natural lang. Simple lang kumbaga. Simple lang. Yung maging ano yung ganun yung talagang bawat oras iniisip mo yung panganibal. Pero ano din yan eh, magiging busy ka rin yan bro, magiging ano ka rin sa company, sa mga stress sa mga bagay-bagay. Kasi nga bro, may hawak ka or malaking responsibility. Pero kapag ano bro, kapag ano lang, yung sa normal ka lang na, or nasa simple ka lang na buhay bro, yung stable ka lang, at hindi ka naman masyadong gaano. Yung sobra bro, itutulong mo na lang talaga bro. Kasi nga, pag namatay nga tayo, wala. Pero ano no, yung, di ba sa ang tanong niya, ano daw, so yung question niya, yung question namin natin dito is paano daw lahat ng pangangailangan mo na andyan na ano yung gagawin mo? Ano, lahat ng pangangailangan? Oo, ano yung isip ko? Pati ko kaya, ano, kailanganin ng mapayapang bansa. Oo nga bro, di ba? Isa, mapayapang bansa, mapayapang lipunan, hindi lahat mapayapa. O di ba? Kasi kailangan ko yun eh. So, no need na ng iba pang pangangailangan ng pera o ng ano man yan. Ah, pagkakahintindi ko kasi bro kanina yung ano. Okay lang yun, tama yung sagot mo. Pero yung naisip ko lang, bibigay na sa'yo lahat ng pangailangan. Kailanganin ko kayang na mapayapang bansa, na maayos na lipunan, o di ba? Lahat na ng ano, naandun na, sama-sama na. Siyempre, kung kayo napapayapa ka lipunan at may maayos kang bansa, siyempre, nag-reflect din yun sa kung ano ka,
kung ano yung mga nakasalubungan mo yung kapwa mo. So yun, mga ringap. Inupawa. So yun bro, it's been a month. So bibigyan ko ng pang-alawan sa iyo, tol. Baka may pang-alawan ka. Ang Pam, our dear sponsor po kay Tita M, no? So nagpapot yun, di ba last ano natin, hindi natin na ituloy bago ako umalis na sa Balis. Hindi natin na ituloy. So sabi niya, pang ano daw namin doon, pang kain daw natin, pang merienda. So naisip ko, Tita M, ano na lang po ang gawin ko. Bigay ko na lang po kay Jan Lloyd para syempre may pang-allowance at magamit ka pa sa kanyang pag-aaral. At syempre magdadagdag na lang din po ako para dun sa monthly na ibibigay natin sa kanya. So yun Tita M, yung 500 na binigay mo sa akin is bibigay ko po yan ngayon kay Jan Lloyd. Tapos dadagdagan po natin ng additional. Dagdagan po natin ng additional para sa kanyang pag-aaral. So ito po, bali 800 pesos. So yan Tita M, bibigay ko po yan kay Jan Lloyd para syempre sa kanyang pag-aaral yan. So maliit na alaga man yan, pero at least makatulong tayo sa kanya. Gusto na sa kanya. So ayun bro, ano yung masasabi mo kay, sa ating sponsor? Kay ano bro? Kay Tita M. Of course, maraming salamat. Tapos sana po is kahit ano po, kahit sa mga vlog po ni Justin is may mga natututunan po sila at sa mga kabataan po na kasi po, kunti lang talaga po yung ano eh, nakakaintindihan. Isa po si Justin sa akin na nakakasabay po sa mga ano po, mga opinion po sa buhay. Sino nang nakikinig bro, nakikinig po sa kaya salamat bro. Tapos sana po may marami pong na-inspire at mga natututunan din po yung mga nanonood na sa generation po namin ngayon is pinipilit po namin ni Justin na maging hindi naman sa maging iba, baga is tahakin yung goal namin at dreams namin sa mabuting paraan po at sa pagsusumikap at hindi madala sa mga pinabibisyan na ngayon ng mga kabinataan o mga kaedada natin, yung parang mas gusto pa rin natin bang ano, mas gusto pa rin natin maabot yung mga pangarap natin para sa sakripisyo ng magulang at sa mga sakripisyo ng magulang at sa para na rin sa ating sarili. Sobrang salamat. Yan po, mag-aaral tayo na mabuti para din sa atin yan. So, isa sa purpose ng vlog na ito is siyempre mga lingap para sa mga kabataan natin na nanonood dyan, sa ating mga nanay, sa ating mga lola-lola dyan ang manunood man. So gusto ko na ma-inspired kayo sa bawat kwento ng buhay na meron kami. Siyempre sa kwento ng buhay ni Jan Lloyd, kung saan sinagot niya yung mga katanungan natin. At siyempre dun nyo malalaman at dun nyo critic or maintindihan kung ano yung buhay na pinagdaanan ng isang tao. Sa ganun na mga katanungan na kapag siyempre, kapag di ba, napaka ano yung magsagot, napakagaling yung magsagot. Siyempre, kasi alam na alam niya at naiintindihan niya kung ano talaga yung aspeto na mayroon yung buhay ng tao. So yan mga linga, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel ng Justin Aguirre Vlogs. At more videos, more uploads, and more vlogs pa po, at more charity pa ang ating ipapamahat at ating ipapakalat, syempre, at more inspirational ideas and learnings na matututunan, no, sa bawat kwento ng mga taong makasalamuha at matutulungan natin. So yan ulit, maraming salamat at please don't skip ads po tayo para makatulong din sa atin at sa ating adhikain na makatulong sa ating kapwa. Yun lamang po at bye-bye.